mga team abroad, hello, team bahay, team Pilipinas, team seniors. Sa inyong lahat, thank you so much. Okay, ang ating pong pag-usapan, yung kagabi po na interview. Pero ang alam ko po mga palangga, late na yon, matagal na yung interview na yon before pa ata si Alden pumunta ng Japan. So, last month pa yon. Kasabay ata yon yung interview ni Paulo Contes. Oh. Kasi, kung naalaala niyo mga palangga, di ba, pumunta yung mga executive sa penthouse ni Alden Richards. So, ayun pala, nagtitiping sila. So, kagabi pa lang, ipinalabas yung interview na yun. Baka ang pagkakaalam niyo mga palangga, live yun, hindi po yun live. Late post na po yun, matagal na yun. So, ito na nga, ang unang in-interview ni Alden ay si Mr. Manahan. Kasi nga, first anniversary po ng Sparkle. So, si Manahan na po ang nagtuturo sa mga artista, yung mga baguhang artista ng GMA. Tandaan natin yan mga palangga. Si Mr. Manahan, yun ang tinatawag nilang si Mr. M. Tapos yung si Mr. M na yan, galing ng Tuyan. Doon talaga siya. E ngayon, yung network doon, sarado na. Wala na. Lumipat na siya sa GMA. So, yung mga pinag-usapan nila, una, ay yung personal muna ni Mr. M. So, tinanong ni Alden, at ito po ay tandaan natin mga palangga. Nagbabasa po siya ng script. Mayroon po siyang papel si Alden. So, ang unang tinanong niya, sa personal muna daw ni Mr. M, yung paboritong food, o toyo daw, paboritong color, blue. Sabi rin ni Tisoy, ako din blue. Siyempre, lalaki, blue. At saka, number one naman, alam natin number one yung black. O, diba? So, pero, hindi naisingit ang yellow kasi mabubuking siya doon. Lalo na yung pinag-usapan nila, personal daw yun. So, ayan, tapos na yung personal. So, sabi na naman, nagbasa na naman si Alden, sabi, ito na naman showbiz o sa mga showbiz. O, tandaan nyo ha, showbiz. Ha. Ay nako, okay. Nag-aral daw siya doon. Siyempre, nag-aral daw si Mr. M sa US. Tapos, ayan, manasingit naman nung kanyang dalawang anak ni Mr. M. Ngayon, dahil anak ang pinag-usapan, siyempre, isisingit din ni Mr. M na, diba wala ka pang anak? Wala pa, tumawa siya, wala pa. O, wala. Tapos, totoo, wala pa. Huwag kayong mag-alala dahil nga sinabi ko na sa inyo, showbiz, nagsasabi na siya. Dahil tapos na yung personal, so ito'y showbiz, sabi ni Tisoy. Nagbasa siya ng script. Kaya, showbiz ang tanong niya. Hindi pa po yan o maamin. Mga palangga, hindi talaga yan aamin na may anak siya dahil nga showbiz yun eh. Sinabi na nga niya. Oh. At saka, kung naalaala nyo, kung ano nga ang sasabihin ni wifey, yun din ang sasabihin ni hubby. Dahil kung naalaala nyo, showbiz din yung sinasabi ni May noon. Ala nga namang aamin siya. Siyempre, hindi pa panahon, showbiz din siya. Tsaka yung una talaga, nasabi na niya, showbiz ito, Mr. M, sir. Oh, di ba? Oh, ayan. Huwag kayong magtataka. Showbiz yun, tawang-tawa nga siya eh. So, ayan ang mga pinag-usapan, yung mga artista ng Sparkle. So, sino ang pinakamagaling? Dahil siya showbiz na nga ang kanilang pinag-usapan, pinakamagaling. Alam nyo, ang nabanggit lang, yung sa DOS, dalawa lang. Si Jericho at saka si Papa P. Oh. Alam nyo na, kilala nyo na si Papa P. So, yung iba hindi na niya isinali. Siyempre, wala na siya doon. So, ayan yung mga dito na sa GMA ang sinasabi niya. Oh, siyempre, nasabi eh, si Miss
si ano yung pre yung nag-interview sa kanya, Alden Richards, sabi niya. Tapos yun yung mga baguhan na po ang tinatanong ni Alden kung ano ang masasabi ni Mr. M, yung mga baguhan, mga 20s, mga palangga. Ito tandaan yung mga 20s ang sinasabi kung gaya nila ni Barbie, ni ano, ni Bianca, o ni Sanya, siyempre may yung mga 20s nga dahil yun naman ang hinahawakan ngayon. Yung mga baguhan, ang dami pa, mga baguhang nire-recruit ni, ano, ni Mr. M. O, kasi siya nga ang mag, siya na nga ngayon ang tagaturo, tandaan natin. Alam nyo yan mga palangga, siyempre showbiz nga, huwag kayong mag-alala kung sino na naman na, ay, ayan, miss, ayan, ano, Ma'am MG, nagsasabi na naman na walang anak. Nako, showbiz nga yun. Hindi pwedeng aamin sila. Wala pang panahon na aamin sila. Nako, basta kung ako ang tanongin nyo, yung introvert, at tandaan nyo, introvert. Ay nako, ang asawa niya introvert, ang wife niya introvert. Doon tayo. Huwag kayong mag-alala, showbiz yun. Kung basta yan sa kanyang ano family niya, yung life niya, buhay niya, pag-ibig, hindi pa niya na ipalabas hanggang showbiz, basta showbiz, talagang hindi nila ilalabas. Eh, siyempre, mas gusto nila tahimik at pinaprotektahan nila yung mga anak nila. Kaya ganun lang yun mga palangga, huwag kayong mag-alala. Kaya nga natatawa ako nung pagkasabi eh, yung totoo, tumawa din siya. Diba? Kaya, yun, huwag kayong mag-alala. Naku, may anak na yan. Hindi nga yan magsusuot ng wedding band. Wedding ring kung walang asawa. At walang anak, may anak na po siya. At saka, yun po, mga palangga, may script siyang binabasa. At saka, ako po, mga palangga, sorry ha, kasi talagang minsan nagkakamali ako, nagkautal-utal ako, dahil po talagang wala po akong script. Wala akong script or papel na binabasa. Nakaharap po ako sa inyo, nakaharap po ako sa kamera. Kung ano lang ibinibigay ni Lord sa aking utak, yun lang po ang sinishare ko sa inyo mga palangga. Sorry! Thank you so much sa mga nanonood at nagtitiwala sa aking channel. Yan lang po mga palangga. Kaya kung katotohanan lang talaga, malapit na tayo. Huwag nyo na pong, huwag na po kayong mag-alala. At saka ayun po, pahabol po natin, ano, tinanong po ni Alden kung ano ang masasabi, ano ang payo ni Mr. M sa kanyang career. Ang sabi po ni Mr. M, matanda ka na, alam mo na kung papaano mo aluhin, i-manage yung sarili. See, hindi na po siya kasali doon dahil mga bata lang. Kaya magaling na talaga si Alden Richards. So, sa kanya na, sarili na niya. Kaya wala na, bye-bye na, Jemmy. Ngayon, tahimik, mag-iisang linggo na ang bakasyon ni Tisoy. Sa family siya nakatutok. Thank you so much, mga palangga. I love you all. Bye!